May kukwento ako sa inyo. Isang malagim na katotohanan. Isang karumal-dumal na katotohanan na hindi nyo pa naririnig sa kahit na kanino man. De joke lang. Subscribe! Sana all! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. May gusto lang akong i-share sa inyo at may gusto akong sagutin na mga ilang katanungan na nababasa ko sa mga comments. Para naman hindi puro kalokohan tong channel na to. Ang totoo niyan guys ay nakapag-animate na ako sa mga ilang TV shows at sa mga ilang YouTubers din na nagpro-produce ng kanilang animation sa YouTube. At gusto ko lang i-share sa inyo yung ibang nalalaman ko pagdating sa animation. Para naman magkaroon kayo ng idea or reference para na rin to sa mga aspiring animators. Disclaimer lang guys, hindi ako professional na animator. Yung skill ko sa animation ay walang-wala pa sa mga talagang tunay na malulupit na animator. At yung mga masasabi ko dito ay base lang sa experience ko, okay? So yung unang nababasa ko sa mga comments ay paano ba ginagawa ang animation? Naalala nyo pa ba yung ginagawa natin sa papel dati? Yung magic? Wait, subukan ko nga ulit. My birdie is my best friend. Yan yung basic principle ng animation. May ilalagay akong link sa description para makita nyo yung traditional way ng pag-animate. Ngayon kasi ay digital na. Tinatawag nilang digital animation. Minsan, tinatawag nilang paperless. From traditional to digital animation na. Pero tingin ko meron pa rin gumagamit ng traditional way of animation. So ano ba yung mga software na ginagamit para sa paggawa ng animation? Marami guys. Yung madalas lang na nakikita ko ay yung Adobe Animate at Toon Boom. Maraming tutorial sa YouTube kung paano gamitin tong mga software na to. Sa mga smartphone naman, may nakikita ako na ginagamit ng ibang animator ay yung Flip a Clip. At tingin ko marami pang iba. Madali lang ba gumawa ng animation? Madali kapag yung movement ng animation mo ay minimal lang. Parang kunwari mag-lip sync lang siya. Pero kung madaming gumagalaw ay medyo mahihirapan ka. Matagal bang gumawa ng animation? Yes, matagal. Sa production kasi guys, lalo na sa studio, ay merong iba't ibang department. Merong team para sa audio recording, character design, background design, storyboard, animatics, animation, compositing at marami pang iba. Kaya imagine sa isang individual artist, guys, na nagpro-produce ng sarili niyang gawa, siya na ang gagawa ng script, audio recording, character, storyboard, background, animation at compositing. Kailangan bang magaling mag-drawing para makagawa ng animation? Oo guys, kailangan. At the same time, hindi rin. Wait, what? Sa studio production kasi guys, kung ang kamay ng character or model na ginawa nila ay mala Mickey Mouse, tapos gumawa ka ng mala alien na kamay, ire-reject yan ng director. Yun yung tinatawag nilang off-model. Hindi mo rin kailangang maging magaling agad sa pag-drawing para makapag-start ng animation. Mag-umpisa ka lang kung ano lang yung kaya mo kasi madedevelop naman yan through practice. Basta mahaba lang ang pasensya mo. Okay? So, ayun lang muna guys ang ating kwentong animator ngayon. Sana ay meron kayong napulot na impormasyon or mga kaletsihan sa mga pinagsasabi ko. Kaya sa mga mag-uumpisang mag-aral ng animation, kahit hindi man animation, ang masasabi ko lang ay just do it! Okay, shout out sa mga malulupit nating subscriber kay Sen PK, Jikenkoy, Mark Aljon Narag, Zakira Zem, Makoy, Ultimate Gaming, XPH, Red Fury, King SK Turbo PH, Cheng Animation, Zen Gaming, Tuni Jesalva, Yamyam, Jamel Cadorna TV, Ramil De Vera, at kay Prince Kyle Estrada. Thank you sa panonood guys. Kita-kits sa next nating video. Bye-bye!